Nasawi ang isang senior citizen matapos ma-heat stroke habang inaayos ang puntod ng kanyang asawa. Sa Anilao, Batangas naman, kinagigiliwan ang isang asong marunong sumisid. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni Salima Rifrat. Natangayan ang halagang 25 mil ang isang lola sa Albay ng Budol-Budol Gang. Kwento ng biktima, galing daw siya sa pamimili ng lapitan siya ng mga sospek. Humingi raw ng tulong ang mga sospek at pinagpapanggap daw siyang dayuhan at bibigyan siya ng pera kapalit nito. Hindi raw siya nagdalawang isip dahil mukhang mabait naman daw ang mga ito, hanggang hindi raw niya namalayang naibigay na niya ang dalawang ATM card niya, pati na rin ang mga PIN code nito. Laging pasasalamat naman ang biktima na sinundan pala siya ng kanyang kaanak at nakuna ng larawan ang mga sospek. Ayon sa otoridad, dati na rin palang nahuli ang mga sospek dahil sa swindling. Ang lesson learned dyan, sabi baga ng mga matatanda, don't talk to strangers. Sa Leyte naman, isang senior citizen ang namatay umano sa heat stroke habang inaayos ang puntod ng kanyang asawa. Kinilala ang biktimang si Eustacio Valenzona, 73 anyos. Ayon sa apo ng biktima, inutusan siya ng kanyang ina na puntahan sa sementeryo ang kanyang lolo para yayaing mananghalian. Natagpuan na lamang niya na nakahiga ang kanyang lolo sa puntod. Ayon sa otoridad, wala naman umanong nakitang kakaiba sa pagkamatay ng senior citizen. Samantala, sa Batangas, nakakaaliw ang isang Labrador na marunong mag-dive. Ayon kay youth scooper Danny Ocampo, natuturaw ang alagang si Sheldon nang minsan silang magpunta sa beach at inakala nitong nalulunod siya. Kalaunan ay natuto na rin itong kumuha ng bato at mga laruan sa ilalim ng tubig. Tansya ni youth scooper Danny, tinatayang 3 metro na raw ang pinakamalalim na nalangoy ni Sheldon. Dagdag pa niya, hindi raw niya pinilit ang aso na mag-dive. Limitado lang din ang oras ng pakikipaglaro ng alaga kasamang iba pang mga tao para hindi ito mapagod o ma-stress. Salima Rafran, GMA News.